What's up, you guys? Good morning, good evening, good afternoon. What's up, you guys? Good morning, good evening, good afternoon. Saan man kayong lupalok ng mundo? Hello, hello, hello. My name is Ano, and welcome back to my channel. Here I am, you watching me, telling my story. You follow me, you liking me, you love, love, love. It's Ano. What's up, you guys? And kakagaling ko lang sa labas, sabi ko nga, quick update about sa aking ROC or removal of condition. Kasi may mga nagtatanong na what happened, any update about it. Kasi last time I had an update was December 2019 when I had my biometrics at the USCIS. And then after that, as in, no update at all. And it's 2020. It's July 2020. Yeah, July. Okay, so quick update. After, ito na. So after ng ating biometrics, June, biometrics natin, that was December 26, 2019. So after what? 170 more days. Nagkaroon tayo ng update nung June 24, which is ito. Ayan. June 24, sabi nila, they mailed a letter which is yung RFE. So, first time ko pong magkaroon ng RFE kasi from K1 to AOS, hindi kami nagkaroon ng RFE. Pero, ngayon po, yun nga, so mayroon daw silang letter na minail sa akin, which is they're requesting for more evidence. And then, June 29, I got the letter, finally. So, after lang days yon. So, finally, I got the letter. Guys, hindi ko naaalisin to, ah, tong aking sombrero. Kasi galing ako sa labas. And then, sabi ko, I'll just do a quick video and then lalabas din ako ulit, okay? So, ayun na nga. So, June 29, I got the letter, which is this. Ayan. I got the letter. And then, ito yun, ha. Ito yung nag-a-assume ako, nag-expect ako ng something like, baka kailangan lang kasi naririnig-rinig ko kasi I've been with so many groups sa Facebook, which is yung ROC, AOS, ganyan-ganyan. Ang pinaka-common or the common RFE for ROC are yung mga updated tax, updated mortgage or something, apartment, lease contract, or updated papers lang kasi nga yung papers ko was 2019 and then now is 2020. I was expecting na yun yung kailangan sa letter. And then when I got the letter, boom. Ang kailangan po nila sa akin ay proof of legal termination ng marriage or previous marriage ng aking asawa. So yun po yun. So as in yun lang. Wala silang ibang kailangan kundi yun lang. So I got RFE just to get a copy or certified copy ng divorce decree ng aking asawa. Okay? Galing sa kanyang nakaraan o galing sa kanyang previous marriage. So, they just want that. The funny thing is, ito. Yung divorce decree na yon or yung divorce decree na yon, binigay na namin siya nung AO, ay nung K1. And then, sinama ko din siya nung AOS. And then, nitong ROC, I thought hindi kailangan kasi I never heard sa mga pinapanood ko, sa mga binabasa ko, or even sa website na kailangan nila yon. So, I didn't bother na nailagay. Kasi, bakit? Ito po yun. Nung K1 ko, well, nung nag-process ng I-129F si asawa, isinama niyo yung lahat doon before. And then, and diba, after ma-approve ng ating I-129F, tayo naman magkakaroon ng process sa Philippines. So, meron din ako noon, dala ko din yon yung copy and all that hanggang sa interview. And then after that, nung pumunta na ako dito sa mismong airport, yung bibigyan na yung ating pocket, ibinalik nila sa akin yon. So, sinet aside ko na. And then ng AOS, naisip ko ulit baka kailangan ulit nila. And then nilagay ko ulit. But then or kaya dinala ko ulit. Dinala ko talaga yung original at yung copy so just in case ganyan ganyan. Hindi nila hinanap. And then ngayon, eto na. ROC, they want me to send yung certified copy nung divorce decree nung aking asawa sa kanyang previous marriage. Which is ang tagal-tagal na noon, kaya naghalungkat pa kami.
And I had to recopy everything ulit. So, ayun na nga. And then, nalito pa ako kasi meron silang note doon sa letter na yung divorce nisi is not really the divorce decree or something like that. And then, sabi ko, wala naman ako ibang paper. Wala naman ibang paper yung asawa ko, kundi yung judgment of the dissolution of marriage. Yun lang. Tapos may pirma ng judge. And then, may stamp. Alam nyo guys, ngayon lang ako dumaldal ulit. Kaya medyo naninibago yung throat. So, I don't know what else, kung anong kailangan nila. Kasi I tried naman na tumingin sa website kung saan yung county clerk kung pwedeng mag-request ng mga ganon. Unfortunately, wala akong mahanap, and then wala din way na to do it the fastest way. So, bahala na. Pinasa ko na yung mismong document na pinasa din nung I-129F, nung K-1, hanggang AOS. Kasi yun lang naman talaga yung divorce decree ng asawa ko. Okay, wala naman ng iba. May stamp, may pirma ng judge, and so whatever. So, ayun. Yun lang yung update natin. Sorry guys, napaka-short nito. And yun lang talaga ang hinanap nila sa akin. So, sa mga hindi nagpasa ng divorce decree or magpapasa pa lang for ROC nila, I suggest i-include nyo na din siya kasi like me, unexpected, biglang kailangan nila. And ini-expect ko is baka kailangan nila ng bagong updated na tax since yung pinasa namin was 2018. Kasi nag-file ako was 2019 na mga July and then wala pa dun yung 2019, diba? Kasi early month pa nung 2020 ipa-file yung 2019 na tax, right? So, yun talaga yung mga expectations ko. Like yung lease namin dito sa apartment and all that. But, unexpected nga lagi. Maganda na rin na ready tayo. And, ayun nga, sa part ko, super unexpected. Although, okay na din kasi yun lang yung kailangan nila. Which is na-provide ko naman. Although, meron akong may mga confusing na sentence na ginagamit. Kasi alam nyo naman, English is not really our first language. So, may mga, alam mo yung pag, parang nagtitake na yung exam. Confusing yung mga words na ginagamit. So, ayun. I had to ask for a second opinion, or actually third opinion kasi yung asawa ko. And then, yung kaibigan ko, ayun, hi Almira! Ayan, yung kaibigan ko from California. Ayan, ang aking ultimate guide pagdating sa mga gantong bagay. So, ayun, yun lang muna. Update ko ulit kayo once makareceive tayo ulit ng ating update about RRC. Sa ngayon, kakagaling ko lang sa USPS. Minail ko siya. So, expectedly, tomorrow daw, mandun na. So, since domestic lang naman. So, I don't know. Pero may tracking number ako. So, itatrack natin yon. Ia-update ko kayo. And then, siguro gagawa ako ng mga quick videos. Kahit 3 minutes lang just to update you guys. For now, ito muna yung update ko. I got an RFE. Ayon, pero It's not really a bad thing. Maybe they just wanted na ma-update yung file nila, or maybe nawala yung copy na, ano ba yan yung relo ko lagi tumatama? Maybe nawala nila yung copy na binigay namin before, so they want a new one. So, ayun. So, bahala na. If I gave them the wrong paper, so nakalagay dun sa papel is madi-deny ako for ROC. So, I don't know. Sabi ng asawa ko, if that happens, baka mag-lawyer na kami for the first time. Kasi it's impossible na iba yung papel daw. Kasi nga, yun lang naman yung papel na binigay sa kanya ng lawyer niya after nung kanilang dissolution of marriage. Yun na lang din. Yun lang din yun. So, yun lang din yung binigay naming papel simula nung umpisang-umpisa. So, ayun lang muna guys. Thank you again for watching, and please, if you're new to this channel, please do subscribe, especially if you're doing the K-1 or the adjustment of status, and now, nasa ROC na po ako, or removal of condition. I'll keep you guys posted, and then I might do videos, i-update ko lang yung tungkol sa K-1 and AOS, kasi syempre, every year, nagbabago yung process. And then, kung nahihirapan kayong hanapin yung mga gusto nyong itanong, please do check yung playlist natin. I have a playlist ng K-1 at AOS in one playlist. And then, ang playlist naman ng ROC is naka-separate. So, nandyan lang po yan sa ating, paki-browse lang po ang ating channel. Makikita nyo yung mga playlist lang.
And then, ayun, guys, alis muna ako. Thank you again for watching. Ciao, babies.